worth every second of the wait, most special birthday yet. Ginulat nga po ni Sam Milby ang mga netizen kamakailan lamang nang i-announce nga po nito sa kanyang social media account Instagram na sinagot na nga po siya ng 2018 Miss Universe na si Catriona Gray. Matatandaan na before pa lang ay ugong-ugong at usap-usapan na nga po ang rumor na ito na tila may relasyon nga po daw itong si Catriona at Sam Milby dahil kung saan-saan nga po spotted ang dalawa. Pero wala pong mga pag-amin kay Catriona at kay Sam Milby. Yun pala ay may ligawan na talagang nangyayari. Kaya naman, ilang mga netizen ang nagbigay sa kanila ng reaksyon. Clin, Bindad at Sam Milby, sino nga po ba ang bet ng mga netizen para kay Catriona Gray? Mula nga po sa Fashion Police, narito po ang Samot Saring, mga hinaing or komento o reaksyon ng mga netizen or anonymous sa naging pahayag nga po ito ni Sam Milby. Sabi ng isa, hala, huhu, ship ko pa naman sila ni Clin. Totoo pala yung chismis dati kaya siguro bitter si Clin. TBH ang toxic na mga patutsada ni Clin noon. Whether it's intentional or not, I'm glad Kat looks genuinely happy being kay Sam. She's glowing. Nasaktan si Clin, ikaw ba naman nag-effort mag-support sa Miss You, run ni Kat at kahit nung hindi pa siya sikat, tapos iiwan ka lang, syempre masakit yon. Tapos nalaman niya, may kapalit na pala, impossible hindi siya nasaktan. Why Sam? Even before MU, hindi naman na sila okay at di na nag-uusap kaya please huwag bitter. Congrats Sam and Catriona, you deserve each other, so happy for the both of you. May God bless you both, always love you guys. Anong wala na sila ni Clin before Miss Universe? May video pa nga silang magkasama sa interview na publish pa online at nanood pa buong family ni Clin ng Miss Universe. Ang bait nga niya sa mga supporters ni Catriona sa venue. OMG, finally! Yay, happy for them, bagay na bagay. Aw, ano ba naman yan, Catriona? Nakakagulat. Paano ka nagulat e matagal ng rumor yan or maybe you're being sarcastic. Lol, asan na ang mga fantards ni Kat na sobrang deny-deny noon? Yan, lol. Halata naman na may something dati pa. Sabi, busy daw at gustong mag-focus sa career as Miss You, pero nung umuwi sa Pinas, si Sam ang kasama. Magkakilala naman sila dati pa, pero nung naging Miss You si Kat, niligawan agad ni Sam. Hindi rin mabubuhay ng walang lalaki itong si Catriona. Excuse me, hater ka lang, Bax. Single si Kat and same thing with Sam, so what's the problem? Sam is a faithful partner. I pity all the haters here. You are so quick to judge and give your comments so freely as if you know these two people. It would be better to wish them well and hope they find happiness. Kat has done and it's continuing to do so much to make our country and countrymen the most that we can do is to treat her for what she is, a respectable woman. Stop the negativity, guys. Walang trabaho at career si Sam nowadays. Walang trabaho, kahit walang trabaho, may pera naman siya at merong business. Downgrade at 9A, I agree with you. Laos na si Sam, I thought mas mataas ang standards ni Catriona. I'm so disappointed. I know, Kat, you can do better, but why? I don't see him as a good catch. Sabi naman ng isa, disappointing ka rin mag-isip kung ang standards mo sa lalaki kung sikat o laos siya. Paano kung mabait, financially stable, gwapo at compatible siya kay girl? Lugi pa ba? Downgrade by whose standards you? Hiyang-hiya naman kami sa taas ng standards mo, tinalo mo pa si Miss You. Pinansin lang siya ni Sam nang manalo ng Miss You noon na natalo sa Miss World, pinansin ba siya? Girl, akala ko matalino ka. And sabi naman ng isang netizen, my standards because I know my worth and I know for a fact na hindi ko magsisettle sa isang artista lang na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi mo naman kasi ako katulad na porket artista, bibigay na. Mahalaga pa rin kasi ang edukasyon, tingnan mo, di mo alam difference ng who's sa who's. Correct, this is so downgrade. Walang career si Sam, matagal ng frozen delight. Sabi naman ng isa, meron din dyan may edukasyon pero nang bubugbog ng GF asawa at may edukasyon nga pero wala namang trabaho. At least si Sam may trabaho, business, talented at very down to earth. Sabi naman ng isa, meron ding mayaman na nabubugbog, wala yan sa yaman or hirap. Nasa personality yan. Kung may edukasyon, madalas may trabaho, hindi lahat kaya pumasok at tapusin ang pag-aaral.
Sam is talented, good-looking, and mild-mannered, not just actually spending his whole time building muscles and adoring himself in the mirror. Sabi naman ng isa, PM, meron ding edukado na may trabaho, business talented at very down-to-earth. Tas taasan naman natin ang standards na sineset natin sa sarili, kaya kung ano lang ang nakarelasyon mo ngayon, eh dahil ganyan lang, masaya ka na. Marunong pa kayo sa may katawan, ano pang pakinyo ang taas ng standards ng iba dito? Bakit ano ba ang masama kay Sam at ano ba si Clin Bindad? Para masabing downgrade, akala mo kung sino makapanlait mga bashers, lalo na ng tongs. Makajudge wagas o ano naman ang itsu ng jowa mo. Ano ang natapos kasi nyaman ba siya ni Sam Milby? Okay, so yan po at napakarami pa po mga naging reaksyon ng mga netizen hinggil nga po sa naging announcement ni Sam Milby dito, no? But anyway, ang alam po natin, Sam Milby and Catriona Gray, kaya madalas po silang spotted before dahil po sila ay the same church. So mas madalas po siya talaga silang makikita dahil magkasama po sila sa simbahan na kanila nga pong inaatinan. And ang importante po dito, yung kanila nga pong mga puso. And wala pong issue kung mayaman or mahirap, nasa ugali po yan. At syempre, kung ilalagay po nila yung sentro ng pagmamahalan nila sa Panginoon, ay yun po yung pinaka-the best. So yun po ang ating showbiz snap update. Ano po ang masasabi nyo sa ating article na ito? Ilagay lamang po ang inyong opinion sa ating comment section dahil ito po ay importante sa atin. Images, credit to the owners. Thank you for watching. Showbiz snap!